Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, ma'am. My name is Ira Diabtola and my topic is all about assumption of art. First, we have art is universal. Ang sining ay universal or pangmalawakan. Literature has provided a keyword of art. Literatura o panitikan ay isa sa mga masasabi nating isang uri ng sining. Iliad and the Odyssey are the two Greek epics that once being taught in school. The Sanskrit pieces Mahabharata and Ramayana are also staples in this field. So, ang dalawang epikong Griego na ito ay sinasabing isinulat bago ang simula ng naitala ang kasaysayan ay pinaniniwalaan na ang pagtatangka ng tao sa pagtatala ng kwento at kwento na naipasa, nakilala at inawit ng mga nakaraang taon. So, in every country, in every generation, there is always art. Oftentimes, people feel that what is considered artistic are only those which have been made a long time ago. This is a misconception. Age is not a factor of determining art. An artist is not good because it is old, but old because it is good. Dudley et al. 1960. Masasabi natin ang art ay universal, ito ay timeless. Ibig sabihin, generation through generation ay makikita natin ang sining. So, kadalasan, yung mga nadaraman ng mga tao ay yung tinuturing lang nilang art ay yung mga nagawa or ginawa na noong unang panahon pa. And this is a misconception. Isa lang itong maling kuro-kuro. Ang edad ay hindi isang kadahilanan sa pagtukoy ng sining. Ang sining ay hindi maganda dahil ito ay luma, ngunit luma ito dahil ito ay mabuti. In the Philippines, the works of Jose Rizal and Francisco Balagtas are not being read because they are old. So, si Florante at Laura never failed to teach high school student the beauty of love and the one that universal and pure. Ibang Adarna, another Filipino masterpiece, has always captured the imagination of the young with a way their time in their past. So, si Florante at Laura ay hindi nagkulang na ituro sa mga high school student yung kagandahan ng pag-ibig. Tapos, yung Ibong Adarna daw po ay nakaka-capture pa rin yung mga imagination ng mga kabataan at nag-iiwan nito ng mga kagandahang asal sa mga nag-aaral o estudyante. So, when we recite a poem we feel in communication with King David as we feel one with him in conversation with God. When we listen to the kundiman or perform folk dances, we still enjoy the way our Filipino and ancestor while away their time in the past. Katulad halimbawa kung pag nagre-recite tayo ng palm o salmo, ay nararamdaman natin yung komunyon ni King David sa Panginoon sa kanilang pag-uusap. Tapos, pag nakikinig tayo ng kundiman o awit ng pag-ibig, ay maaari nating maalala yung mga ninuno na mga sinaunang panahon. 2. Art is not nature. So, let's proceed to the number 2. Art is not nature. Art are not directed by representation of reality.
It is a perception of reality. So, ang sining ay representasyon ng realidad, ng katotohanan, pananaw ng katotohanan at totoo. So, in the Philippines, it is not entirely novel to hear some consumers of local movies remarks that these movies produced locally and realistic. They are content that local movies work around certain formula to the detriment of substance and faithfulness to the reality of movies. Paul Kezame, a French painter, a scene from reality entitled Wall and Grinding Wheel in the Forest of the Chateau Noir. Isa ito sa halimbawa ng isang painting ng isang Frances na nagpapakita ng eksena ng pagkarealidad o pagkamakatotohanan tulad halimbawa ng kagubatan. So, that's all. Thank you.